1, 2, 3, go. Anong nag-go? As in, kunwari na? Oo, nasa live show ka na. Okay, sige. Ulitin mo. 1, 2, 3. Hello everyone, thank you for watching Jury's Corner. And if you want to see more of these videos, please like, share, and subscribe. Don't forget to hit the notification bell for you to be updated anytime. So our episode for today is more about International Women's Day. And one of the questions here will be answered by our guest today. Our guest? Are you part of International Women's Day? Okay. Soon. So the first question is, what are your thoughts on gender equality and why it is important? Why me? Because you're the guest, I'm the host, I will answer. I'm the flower base. So what are your thoughts on gender equality and why it is important? Well, everyone, regardless of the gender, should have a balanced perception on everything. Even though if he's a male or a female, it is important. It's because in this year or this... lifetime. Yeah, in this lifetime, we should already be seeing the opinions of everyone. Diba? Sanagot na. What are your thoughts? Ikaw. I need an interpreter, please. Thank you so much for... I need an interpreter, please. Interpreter. Anong interpreter? I'm gonna use my vernacular. My own vernacular. Which is binocular. My own binoculars. So you answer, what are your thoughts on gender equality and why it is important? It is very important. 2020 na ngayon. So, dapat importante talaga yan. Thank you. Yun na nga. Why is it important? Bakit? Bakit importante? Bakit? Oo. Bakit siya kailangan? For me, I think it's important because we should not stereotype gender. We should... Thank you. yun lang. Oh, diba? Okay, next. So what privileges or challenges do women stereotypically and generally generally suddenly, I have to cut you there. Balik kami. So first lang ha. Kasi diba, what are your thoughts on gender equality? Kasi love knows no gender. Kinigit niya pa yun. Diba? Hindi lang. Hindi lang. Bakit nag-aaral ba si, si Love? May pag-iisip pa si Love? Sabagay. Diba? Diba? Tama, may sense, diba? Oh, love knows no gender. So, you can equally love everyone. Parang same-same goes. Parang same-same lang. So, kung sa love knows no gender, sa ano din dapat when it comes to strength and weaknesses, yeah, and whatsoever, talent and skills, knows no gender then. Wala akong may maambag. Ano ba? Ay, hindi po ako naka memo plus go today, so medyo slow. On, read the next question. What privileges or challenges do women stereotypically and generally face? Generally face. Oh, okay. What privileges or challenges do women? Yun nga, napag-usapan namin to kanina. Isa doon would be yung challenges ng babae is the long queue sa CR. Diba? Kahit saan naman eh, mapamol ka, kahit saan ka pupunta dito, ang haba ng CR. Balik tayo sa gender equality, dapat may right na rin ang babae mag-CR sa CR ng lalaki. That long queue, kasi magka-UTI, magkaroon sila ng kidney issue because of that, di ba? Health is well. Iba tayo yung ano natin, doon ano, doon siya sasampa doon sa gilid. Ay, nandito na yung ano, yung may pinabasok sa ano, kasi kidney sila na nakatayo. Saan yun? Ginagamit sa kotse, pag nag-travel, long travel. O, di lagyan nyo rin sa bag, yung maliit lang naman siguro yan. Hindi naman siguro isang kilometro yan, no? Hindi, ako, naisip ko dyan, yung trabaho. It's all about, diba, parang kumbaga sabihin natin, ano ba yung mga trabaho na yung construction? Diba? Na parang, o sabihin mo na civil engineer, part of construction company or industry,
na pag tinanong mo, civil engineer ka, nagtatrabaho ka sa construction, babae ka, paano mo kinakaya? Pero parang in general kasi guys or mga lalaki nagtatrabaho. Sa akin naman, what privileges? Privileges muna tayo. Ang privileges kung women, ang nasa-stereotype kasi sila as matapang, organized, ganon. Ang challenges lang is lagi silang nami-misunderstood. Lalo na sa career. Ng mga lalaki ba to? Ng mga lalaki. Or ng general, kasi di ba? In general. Oh, in general. So yun yung privileges na madali mong mapasunod yung mga tao because babae ka eh. I mean, you know, yun yung parang sa atin as society, yun yung kasi babae siya. So, maayos siya, mag-organize, maayos magpasunod ng mga tao. Challenges, madaling ma-misunderstood because sa, sa kamabitahan, sa kagusto lang na maging organized. Sa attitude kasi. Sa attitude, ganun. Yung, ano kasi, diba, yung strong women are parang nami-misunderstood as maldita, yung mga ganun, yung mga strong personality. Kasi we grew up in a patriarchal society eh. Diba? Patriarchal. Sige, next question na tayo. Next question. Pero yun nga, we grew up in a patriarchal society. Uh-oh. Na wherein women are supposed to be at home or they're not doing a man's job. So ngayon, yung babae, nandun na sila sa mundo nung kung ano yung trabaho ng lalaki. So, I think that's a privilege sa babae. Kasi for example, magbubuhat na mabibigat. So parang women, ang lalaki, iisipin na, ay baka hindi niya kaya tutulungan ko. So that's a privilege. Challenge sa kanila is, hindi niya kaya, bakit pinasok natin siya sa ganitong babae. So there's always a conception, misconception na hindi kaya ng babae to. But of course, meron naman tayong mga babae na lakas din. Like, diba? We have our very own Olympian. So, I don't think naman, wala na. So, what are your thoughts, guys? You can comment below and put your answers down so that we can also read what are your thoughts while we're talking about and while we are answering these questions about International Women's Day. So, next question is, which men do you find inspiring that are doing their part for women's equality? Prepared ako dito eh. Challenge Singson. Challenge Singson Brookbot. Miss Universe. Brookbot. Binili ba? Binili. Brookbot. Sabi ko sa inyo, hindi ako nakapag-memo plus gold. Dinala niya din binili. Dinala niya dito sa Pilipinas yung Miss Universe Philippines. Okay. So, Miss Universe is a good platform for women. Yung magaganda at sexy at kahit na sinong babae to showcase and to promote gender equality. Kaya yun, I think he's one of those guys na na-inspire ka. Mm-hmm. I mean, na sa tingin mo na may inspiration kung baka naging ano siya eh, naging hagdanan siya. Ladder. Ako, maniisip na pero about that. In general, it's not a particular person like kinabi mo si Miet. Chabit. Yun, so for me, yun yung mga single parents na namin. Which is, they're doing the job of the mother, supposed to be yung mothers of the mother. Which is, kaya ako nasabi yun kasi my mom is a single parent. So, kaya yun, parang in the verse sa mga lalaki, that's really possible. Kasi I have relatives din or in-laws na pinalaki nila yung mga anak nila on their own. Yun yung nilook up ko. Kasi na-support nila yung mga bata and lalo na yung mga daughters nila na sila being daddies. Na fulfill nila yung trabaho as sus mothers. Yeah, I think same din kasi may mga wala copy. Hindi kasi yun yung nasa utak ko na unahan lang ako. Host lang, diba? Ako host. Oh, show ko to. So I think ganun din kasi diba dapat may mga kasi may mga husband naman na nagluluto, naglalaba. Pero sa kanya lang parang okay lang yun kasi yun naman yung contribution nila sa family. Yeah. Oh.
Diba, simple as tying kids' hair or yung daughter's hair, tas lalaki ka. Tas yung iba, may napapanood ako, yung binavacuum mo, tapos parang matali. So yung mga ganung bagay, it's really inspiring for me. Kasi ako, hindi naman ako lumaki na may tatay. So, iba na kaya. Iyak daw kami. Pero, yun lang yun. So, kaya, nililook up ko yung mga tatay na, na pinalaki nila yung anak nila. Paano ka mag-look up? Ganun. Ba't double chin? Okay. So again, you can put your answers below for us to read those. And then next question is, how can you portray being an advocate of gender equality? How can you portray being an advocate of gender equality? Ako open-mindedness. No judgment. Hindi yeah. Porket babae siya, hindi bawal judgmental. Bawal judgmental. Watch that sa show sa isang network. hindi ako magpa-plug. Pero yung isang network wala nang joke. Hindi, yun nga. Huwag ka maging judgmental. Hindi porket babae siya, hindi niya kayang gawin. Or hindi porket lalaki siya, he doesn't have that artistically inclined na katulad ng babae. So, be open. Yeah. Ako naman, we are already living in the year 2020, so I think everyone has the skill set na of doing kung ano yung ginagawa ng babae, ng lalaki, ng bakla, ng tomboy, and whoever. Lahat, you know, gender lang yan eh, pero pag babalatan tayo yan, pare-parehas tayo ng mga buto. So, wala dapat tayo na. Tayo, magkakaiba ng kulay. Ha? Magkakaiba ng cut kulay. Cut yun ah, kasi ako host na. Paki-stress na maayos yung buto. Buto. Buto? Buto? Dahil? Gender equality. Sana ako. So yun nga, we're living already in the year 2020. So, merong mga babae, merong mga lalaki, merong mga bakla, tomboy, na para-parais ng ginagawa. So, dapat hindi natin sila ika-categorize based on their gender, but it should be categorized based on being who human. Who they are. Right. And being human. Kasi who they are pa rin. Yes. Well, for me, yung sinabi mo doon, pero yung sa akin, more of no judgments. Kasi pagka nandun na yung judgments mo na, you have to know the person deeply eh. Parang hindi ka pwede magkaroon ng hearsay na, ah, ito kasi babae, ito ganyan. Yeah, you should have your own judgments in terms of being equally, or should know the person better before giving them any... Giving them any parang ganon, diba? Parang ito lalaki to, yun nga sa'yo. Pero more of walang judgments dapat. Oo, walang... If that makes sense. Bawal judgmental. yun nga yung sa'kin. Oh, bottom line is, just respect everyone. Yes. Like what others want you to do for you. Diba? Parang bawal judgmental sa... bawal judgmental. Sa isang show yan, tapos bottom line sa isang show niya, oh, ibang network, right. Parang gano'n. Basta gawin mo lang sa iba yung gusto nang ibang gawin sa'yo. Yun lang yun. So, thank you. Okay, next question na tayo. So before we end this segment, there is still another question. There is a last question that we put in. Dami naman tanong. Kaya nga. Pero maganda yun eh, no? Yung last question, i-comment, ilagay niyo sa comment section kung ano yung sagot niyo. Yeah. Correct. So then the next question is, what are your top 3 values? Mate. Values, education? Yes. Ah, sige, may mauna ka. Isang ako. Host, diba? Dapat akong sasabi. Bakit? Eh? So what are your top 3 values? Grabe! Ako na naman. Lagi nila ako. I think for me, hindi naman ako perfect, pero I think I'm a family-oriented. I am... Ang hirap. Parang hindi kasi yung... For me, parang hindi mo malalagay yung top 3. Ang dami kasi... You really can't put something na parang top 3. Pero three words that comes to your mind. Yeah. Just three words. Just pick. Pauna ka, Drew. Okay, family-oriented. Respectful. Hmm?
Parang lagi mo binabastos at lagi mo siyang binabastos. Araw-araw. Ano itong last? Okay, magsabi kayo sa akin. Ako, ano? Ano ba yung naisip ko kanina? May mga last goal. Diba? Tapos, yung dependable, tsaka yung leadership. Sistem sabi siya ng dependable. Sige, pangatlo ko responsible na din. Ako ano, dependable, responsible, and authentic. Ay, bakol ba? Oh, ako authentic, walang ano, walang plastikan. I mean, okay. Yes. Well, this is me. Kumbaga, kakanta siya. Kakanta ko ng this is me. This is me, walang plastikan. Mabait, maraming gusto mabait. Loving and caring, ganun. Ang dami naman sa sakto. Loving and caring, and this is me. One word. So mag-comment na lang po kayo kung talagang naniniwala kayo sa mga values na binigay namin, lalo na sa last na nagsumagot. Okay. Bye. So, any other questions or anything you wanted to give a message to our viewers for our International Women's Day for this year, 2020? Ako, being babae, yun nga, love knows no gender. Everyone should be equally loved. And anong tawag dito? Yung sinabi ko kanina, equally loved, respected, and look up upon sa mga responsibilities na sa buhay. So no judgment. So yun lang. For me naman, for you to respect For me naman, for you to respect women, just look at your mother's face and you know that you will be respecting other women. Thank you. Good job. Ako pala sana ako dito. Ako ang Pilipino. For me, ano, let's stop stereotyping people. Mapababae mo yan, mapalalaki, may bakla, tomboy, or LGBTQ++. Let's stop stereotyping people. Yun lang naman sa akin. Subscribe kayo sa channel ko rin pala. Thank you. Ikaw, Kate. Ay, ako wala akong channel. Subscribe daw. Subscribe to my channel. Click below. Promote your IG. Channel since I don't have YouTube channel, I have IG. It's Kaitriona Gray. It's Kait, and then Triona Gray. Then okay, ito siya. Ayan. Tapos follow din. Follow ba or like? Follow. Yung business, yung online business namin. Yes. Oh. Oportunista. Ito yung kasi wardrobe nila. So lahat yung authentic. So you can, be authentic katulad ko. Yun. And also, you can follow my Facebook page, Drew's Corner. Don't forget to like, share, subscribe. And of course, don't forget to hit the notification bell for you to be updated anytime for you to see a lot more videos of this. Again, guys, thank you so much for coming today. And thank you for watching our episode today. Until next time, bye-bye! Bye-bye!